Kabilang ba kayo sa mga hingal kalabaw sa pagpanhik-panawag sa mga footbridge ng EDSA Busway? May solusyon na ang Transportation Department na malaking tulong lalo na sa mga senior at PWD. Nakatutok si Oscar Oida. Parusa ayon sa 60 anyos sa si Herminio, ang anyay mayat-maya niyang pagpanhik-panawag ng footbridge. Makarating lang ng EDSA Carousel sa bagong baryo Caloocan. Dito raw siya sumasakay ng bus patungong ospital para magpa-physical therapy. Matapos ma-stroke noong 2023. Nahirapan po pero kinakaya ko po, gusto ko pong gumaling. Lagi naman daw siyang sinasamahan ng kanyang asawa. Yun nga lang, maging si Mrs. eh hirap na rin sa pag-akyat ng hagdan. Talagang hirap po kasi una po sa lahat, may sakit po ako sa puso. Bawal po sa akin yung ganitong akyat panaog. Pero wala po akong magagawa kasi kailangan niyo po pang asikasuhin ko siya. Kaya tila nabuhayan daw sila ng loob nang mapansin nila ang ginagawang elevator sa nasabing EDSA Carousel. Hindi na ako masyadong mapapagod. Sana matapos na kagad para sa mga katulad ko, magagamit na namin. Kinumpirma ng DOTR na may mga ginagawa nga silang mga elevator sa 5 istasyon ng EDSA Busway. Sana by June, no? Hopefully, bago dumating ang July, maging functional na to para makatulong tayo dun sa ating mga pasero sa busway. Pagka naayos na po yan, maginawa na. Hindi ka na mahihirapan kasi meron ng elevator. Hindi na akit ng hagdan. Pindot-pindot ka na lang, babaakit. Isa pang good news, dahil posible raw sa katapusan ng 2025, maging operational na ang MRT-7 na mula North Avenue hanggang San Jose del Monte, Bulacan ang ruta. Pero baka ang unang 12 istasyon muna raw ang mapagana.